ng Bad Box Esports. S4. Pero ito na nga mga tambay. Oy, nako, si Nathan ang ibaban ng ating Bad Box Esports mga tambay. Pero Team South para sa kanilang last ban. Ito na, Ling ang kanilang ibaban. Samantala, first pick tayo para sa ating Bad Box Esports. First pick, Bad Box Esports. There we have it, si Lina ang kanilang pipiliin dito mga tambay. Samantala, Popol and Kupa is available. Siyempre, para kahit paano makaganti sila dito sa warding element ng ating Bad Box mga tambay. And to counterpick that Johead, kung sakaling pitiin nga yan ng ating Bad Box. Will this be a Popol and Kupa for the first pick ng ating Team South? Pakito Koryata ang balak nilang gawin dito. Pero eto na para sa second pick, Popol and Kupa is available. Mahirap pag nakuha pa pero nakubarat sa pinili nila. I think this will be a Popol and Kupa for Bad Box Esports mga tambay. Popol and Kupa nga ba for the post pipe. Naku, hawak na hawak nila yung mapa dito sa mga warding nila. Pero Johead ang kanilang gagamitin instead of Popol and Kupa together with Hayabusa for the core. Pero third pick, Team South. Still, they has the chance to take that Popol and Kupa. Siyempre, para sa mga warding element dito, makabawi sila. Pero eto na mga katambay. Parang lahat yata ng natin, laban natin, series natin, laging Hayabusa win. Yako, talagang one of the best na nuya ako dito. Kasi nga, pinabilis yung kanyang animation. At masakit talaga ang Hayabusa. Pero eto, as your expected, Popol and Kupa na nga. Bago kasi yung skin eh. Oh, yeah. Kaya si Mungtong. Ano mo, ibay na naman yan. Oo, yako. Ngayon, kapag may bagong skin, painahin yan. Ganyan talagang papa mo ito, naiwan ko ba dyan? Pero eto na mga tambay, last ban tayo para sa ating Team South. Malinis yung bootcamp pa, tapos meron pang Laki ng yako. Ano ba, tarpon? Banner, tarpon? Oh. Ano yung poster yata? Ay, yako eh. Laki ng poster nila dito. Bad Box Esports. Ako. Kasi yung bad nila yako, hindi bad na BAT. Parang Budweiser ang datingan, yako. So, ano ba yung Bad Box Esports mga tambay? Wolf eh. Naku. Wolf na nakatingala eh. Your team is picking. Naku, yako eh. The Fox. Oh, The Fox eh. What the fucks? Pero eto na. Ay, may pang-control ng mapa yung Team South, mga kaibigan. Ha? Tatapatan yung Johead natin na si Renz. So, pero, maganda-ganda to. Ano to? Pakitokor, no? Oh, yako. Pero yako, yung maganda nila ganda dito. Ganda ng pangalan, no? Kepweng, oh, yako, Monty. Uy, si Kaka Kepweng, indeed, mga katambay. Naku, namimiss natin niya si Kaka Kepweng. Bakit ko naman namimiss? Ano naman natulong sa'yo noon? Si Kaka Kepweng, oh. Itatang mapakahusay ni Kaka Kepweng. Bakit? Mahusay, ano ka panahonan ng araw? Nako, si Kaka Kepweng indeed mga katambay, isa sa mga pinakasikat kung 90s natin mga katambay eh, ang sikat na dyan yako si Juan si Pedro. Oh. Eh nung kapanahunan na yako bago sumikat si Juan tsaka si Pedro, si Kaka Kepweng muna ang sikat na sikat. Ayun, no. Idol ko yan, maraming na ipanalong kasi si Kaka Kepweng. Pero eto na nga mga katambay, as you can see, export na ang gagamit. Ah, ganda, pang-sapakan yata ang ating Bad Box Esports yako ah. Pero may pang-burst kasi ang ating Team South. Walang pang-burst yung ating Bad Box eh. Kasi kahit papano, si Selena dito, by chance lang to eh. Hindi siguradong tatama ang kanyang Abyssal Arrow, mga tambay. At wala silang means dito to hold someone. Para nga syempre, Abyssal Arrow, eh sure na mag-connecta. Pero eto mga tambay, para sa last pick. Oy! Nako, si Bill! Ang bibiliin dito! Babawi ah, babawi. Nako, magic burst damage indeed. At its finest ang lineup ng Team South. Pero kailangan talagang may mapita sila dito pag kumombo sila, Yaku. Dahil pag wala, sigurado sa kunat ng ating Bad Box. Katapos patay sila dito. Oh. At ito, kompleto nga. Simulan natin ito in 3-2-1. Let's go!
Eto na nga mga kaibigan, pause muna tayo. Siyempre, yes. Pakita muna natin ang mga cellphone ng mga players. Maraming salamat po sa kooperasyon ng Bad Facts Esports at Team South. At siyempre, ito ang game number 1 sa best of 3 series ng round 1 ng Bracket D. At ito ang Tambay League Season 16 qualifiers. Siyempre, Yako Monty. Nako, eto nga siyempre, baka na. At eto na, Bad Facts laban sa ating Team South. Napakatindi, napakalupit na bakbakan mga tambay ang ating inaasahan dito mula sa ating pagkabilang kupunan. Saan panginitin nyo mga tambay? Eto na yung tama pagkakataon para syempre i-download natin ang ating napakalupit na application na like-collect nyo. Like natin lahat. Like up! And please like, share, and follow the report page ng Tambay TV at huwag natin kalimutan mga tambay na pumunta sa page ng Tambay TV sa ating pinpost dyan dahil magkakaroon kayo ng chance na manalo ng cellphone. Yes, mga tambay, mamimigay po tayo ng cellphone sa finals nga ng ating Season 16. So, alpang hinihintay nyo, mga tambay, nako, puntahan nyo na ang ating pinpost dyan. Yun, para siyempre, magkaroon kayo ng chance na manalo ng Realme C25S Realme ang tunay nako. At ito, pakilala natin ang site natin, Bad Facts Esports. Nandito nga si Z4 gagamit dito natin si Lina, si Lord Zuro gagamit ng ating Hayabusa, Renz naman para sa ating Joehead, Ikong Kyuri para dito sa ating Alice at Player 3 para dito sa ating Xboard. At para naman sa ating Team South, Atarak siya gagamit ng kanyang pangalan niyan, Pakito Brian gagamit ng kanyang Barats, Corgi gagamit ng Popoling Koopa, Plankton gagamit ng Kagura, Kepweng gumamit na ng Veil. Okay, eto si Kepweng, mga si Atara yun ah, Atarak siya. Pero eto, Yako, dumakagan na ito. Atara, Shadow Kill, ginamit na nako, tatlo kagad tigwak. Double kill! Grabe! Dali! Mahusay mga katambay, pinapakita ng Bad Facts Esports sa simula ng ating bakbakan. Nako, makakakita ba tayo ng bagong kupunan na papasok sa ating single round robin? Dahil grabe, pinapakita nila dito early stage of the game. Pero eto mga katambay, joy natin, umiilag pa talaga, tamang sidestep pa dito sa ating Hurricane na binitawan ni Kakepweng. Pero atrasa muna magkabilang kupunan sa play natin dito. Expert nga laban dito sa ating Barats. Bottom lane naman, Kagura up against sa ating Alice dito. Well, may magagawa ba ang isang Alice sa payong Micromatic indeed ng ating Kagura, mga katambay. Pero ito, Blowing Blood out ang sasagot niya rito, mga katambay. Sabay tulong yata rito sa ating nakuha lang challenge sa Turtle. Yako ha, pamigaya yata Turtle ang labanan nating Team South. Pero ito, naku, inihaw na yung dinosaur dito, mga Sir Chip. Delikado ang kalagayan niya rito, mga katambay. Uuwi na ba siya? Magre-recall na ba siya? Pero ito, habulin yata natin si Lina. Abisal Aro magkoconnecta. No! At tamang basag na ba tatlong miyembro ng ating Bad Facts Esports. Pero syempre, Yako, grabe naman yung pera kaagad. Wala pang tatlong minuto, pumapalo kaagad ng 3,300 o 200 pesos kaagad yung kalamangan ng ating Bad Facts laban sa Team South. Yes. Pero syempre, 3-0 ang ating scoreline, mga kaibigan. Tingnan natin! Oh! Tatamaan si Butchokoy ng Abyssal Arrow. Muntika na si Corgi doon, mga kaibigan. Buti na lang kay Butchokoy tumama. Grabe, Yako, dito. Kinain pa nga si Butchokoy dito ng ahas indeed. Pero pasag kagad, 3 minutes into the game. Nakabasag kagad isang torre. Wow, Yule, sa top lane, mga katabay. Grabe, ginagawa! Galing mang corner. Alam ng ating Bad Facts, Yako, kung saan dumadaan yung mga player. Mga kaibigan, kung mapapansin nyo sa corneran, ibang klase talaga pag gumawak ng mapa ang ating Renz dito na si Joehead, mga kaibigan, at hindi magawa ng ating Corgi yung kanyang role dito bilang isang map controller. Yes. Pero syempre, patay ka, last insanity, ginamitan ka na mga kaibigan, pero ang ating Corgi makakatakas sa apoy-apoy. Oh! Ating, mapangalan yan? Player 3. Oh, Player 3, oh. Nako, Yako, player pala yun. Nako, nasama yung mga player na yun. Yako, talaga tayo dito, mga loyal tayo. Hindi tayo mga player, mga tambay. Ayan ka na naman, Yako. Siyempre, ha? Nasa mali tayo dyan, mga sasipa. Pero another Abyssal Arrow would connect. And Stubble Force, Smart Missile, Ejector. Baksak ang ating build, mga tambay. 5-0 in the scoreline. Pero ito, dudungo pa. Dito, hoy, nakasil pa nga TV daw, mga tambay. Smart Missile, ginamit na para makatakbo. At nako, nadiling nga kapirasong konti ang ating recall ng ating Joehead dyan. Pero eto, another Abyssal Arrow, but this time around won't connect dito sa ating Kagura. Kagura running low, Alice dito, may chance para basagin ang torre sa ating bottom lane. Pero eto, grabe nangangati yung dinosaur dito, mga tambay. Ginawa siya rito ng kulutan ng ating Hayabusa. Tama! Pero eto, papalig ko pa together with Bale. Sige! Nakakadepensa na indeed, pero wala pang bawas yung ating Bale, ha?
Sige, 5-0 mga kaibigan, ang ating scoreline dito mga kaibigan, Flowing Blood with the Blood Odd, mga kaibigan, nagkalat na yung mga blood ng ating Corgi. Corgi is down, nasa hell na siya ngayon. Pero siyempre, mga agaw muna, invade muna tayo ng Purple Bob, sabi ng ating Bad Pax, hindi na yako, kanila na yan, kawawa naman sila eh. Pero eto mga tambay, bottom lane dito, Kagura still didepensa na at nakuha na nga second turtle, mga tambay, ng ating Bad Pax Esports, Hayabusa at backline mga tambay. Grabe, ganun pala pwesto 1 doon ngayon, alam ko na mga tambay. Hoy, alam mo na, may natutunan ka. May natutunan ako doon, Yako, maganda yung pwesto 1 niya, Yako, sa kanyang Shadow Clone eh. Hoy! So talaga namang Shadow Clone? Pahusay mga tambay, pero eto, Tori sa ating bottom lane, ginawa ng pulutan, dalawang miyembro ng ating Bad Pax Esports. At nako, dalawang Tori kagad napatumba ng ating Bad Pax Esports. Just 5 minutes, 30 seconds into game. Istan dito, sa Makito, saan ka pupunta, Sir Chief? Sige, may knockback yan, pero eto, tuloy pa rin ang ating Alice dito. Running low sa kanyang mana, so mapapatak mo. Last Insanity, baksak ang build dito. Ikaw pa, Baras, gagawin kitang inihaw na dinosaur. Pero kumain dito, nagpumilit, makapatay, may nauntog sa bato. Pero yes, makakapick up ka, pero buhay mo rin magiging kapalit. Double kill para dito sa ating player 3. 2-0-1 dito sa kanyang KDA, 8-1 ang ating scoreline at 6,000 kalamangan sa ginto. Just 6 minutes into the game, Shadow kill sang kapunta, Sir Chief, and Kagura will fall down. Killing spree para dito sa ating Lord Suro. Grabe, ginagawa nila rito mga katambay. At ito nga, tatlong tore na patumba kagad just 6 minutes into the game. Kasama pa mga katambay ng 6,000 kalamangan sa ginto mga katambay dito ng ating Bad Pax Esports. Pero eto na, tamang nakaw nga mga tambay dito ng Orange Buff. And kuha na yan ng ating Alice dito. Grabe mga tambay, medyo bugbugin dito at finest mga tambay team out. Pero eto, Delicado, flicker out, sagot ng ating Joet dito. Winter Traction is up agad dito sa ating Ikong Beauty. Pwede kagad siya mangulit dyan mga tambay. Shadow kill has been casted. Pero eto, Delicado, Hayabusa, pero hindi pa kaya ng burst damage ng ating Bill mga katambay. Medyo baog chi kasi siya rito. Pero eto, Flowing Blood out, sagot ng ating ang ating Alice. Sabay basag na nga lang ng tier 1 at tier 2 turret sa middle lane ng ating Bad Pax Esports. Pero madidepensaan mga tambay, hindi sila makakabasag dyan. Nice one, Bebe. Kyo Itadori. Sabi dito ng ating Sec Villanueva. Pero eto, may inihaw na boksingero mga tambay. Abyssal Arrow nagkonekta dito sa may-ari ng aso na si Popol and Koopa. Pero tignan natin mga katambay, may magagawa pa ba sila rito? Tier 2 turret, basag na kagad, middle lane pa. And last turtle na secure na. 3 out of 3 turtles, Yaku, ang nakuha rito ng ating Bad Pax Esports. Tayo na, 8,000, Yaku, sa loob lamang ng 7 minuto, mga kaibigan. At syempre, anong yung lingahan nakuha nito sa 7 minutes, Yaku? Turtle lang yun. Yes, Yaku, turtle, oh, turtle lang. Last turtle lang. Pero mga kaibigan, nandito na sila sa jungle creeps ng ating team red mga kaibigan, pero may nakita na naman at napili na ang ating plankton mga kaibigan, nasa langit na naman at basag na yung second tower dito sa may bottom lane. Pero ano ginagawa mo dyan, Tol? Tinamaan ang Bisalaro, ang ating manipis at payatot na si pare Kepwe. Kepwe dito, apat na patay, Tol, ng ating Kepwe, binati mo kasi. Grabe, ito, top lane niya ako, mukhang babasagin na rin dito ng ating export. But ito ang ating Baras mga tambay, trying to defend our tier 2 turret sa ating top lane mga tambay. Pero mukhang malabo yan ba, Ochi, ang labanan dito mga tambay. Siya, ito na, last insanity, gagamitin na ba? Meron pa shadow kill mga tambay. Pero ito, pakitos mapak dito, wala tinamaan kundi ang ating Joehead with that ejector. At madidepensahan pa nga Yaku ang tier 2 turret sa ating top lane. 50 seconds away, lalabas na kagad dito ang ating unang Lord. And I really think mga tambay, kahit wala kayong Lord dito, grabe yung kalamangan, Yaku. 10,000, 10,000 na kalamangan sa ginto, Sir Chief. Wala pang 10 minuto sa ating laban. Ang bilis ng ating rotation ng ating Bad Pax mga kaibigan, gawa nga ng ating Reds dito. Sobrang laki ng pakinabang o ng nagawa niya sa kanyang mga kakampi. Kaya ang sarap ng buhay ng isang Lord Suro, Yaku, ng ating Bad Pax. Talagang gigil na gigil o nagpapakilala itong Bad Pax kasi kitutusin parang bago sa dila ko to, Tol. Yes, Yaku. Ako, hindi ko to kilala, Yaku, pero meron silang bootcamp kagad, Yaku. Pero ito sinapasok ko to. Grabe yung ating Alice mga tambay. Pero baksakten, nakain pa Alice dito mga tambay ng ating dinosaur. Inuntog na dito sa kanilang tore. Pero may winter tragedy niya, baka nakakalimutan mo. Flowing Blood out, tapos lagot niya rito. Pero tuloy pa rin ang aggression mga tambay. 3 members left para sa ating team south, para dumipesa. 2-man stand mula sa ating Alice dito. Nako, bumalik pa kayo, nagpakita pa kayo, nasa mali kayo dyan. Binibait out lang kayo and he's just trying to buy some time. Winter Traction gagamitin dito na paano kayo dyan sa may takas na para wala nangyari, walang kasalanan. Hey. Indeed.
Pero eto, natanggal na nga ang Piraga Armor ng ating Xborg. Pero tuloy pa rin ang basag sa middle lane, mga katambay. Pero 4 members Team South dito buhay na para dumepensa the Lordly Support Crab. Sinisimulan na agad yan ng ating Johead together with ating Hayabusa. Wala pang 10 minutes, mga kaibigan. Nasa third tower na kagad ang ating Bad Fox Esports, mga kaibigan. Nako, 7 towers ang butas para sa ating Team South. Wala pa rin bawi ang ating Team Red dito, mga kaibigan, sa Team Blue. There you go. Eto na, kinukuha na ang ating malapot pa na Lord, Easy Bugatti, para sa ating Bad Fox Esports. Naku, bago talaga ito, mga kaibigan, nagpapakilala. At syempre, mukhang makikipag... maganda ba yung lineup dito sa bracket D, Monty? Nasilip mo ba? Nakalimutan ko eh, pero... malamang hindi pwedeng mawala ng sikatil, oh. Laging nahaluan ng sikat din at veteranong team. Pero Yako, yung mga kampiyon natin sa third district, nandito lahat. So, oo nga pala, sila Kokoy. Oo, Yako, explosive tong team bracket din natin, definitely, oo, mga katambay. Pero eto na nga, ang ating Bad Fox, ang mga katambay, mukhang susubukan nilang tapusin na ang ating bakbakan, mga katambay. Top lane dito, babasagin na ba? Magkakapasok na ba? 5v5 situation, yun nga lang, baog na baog ang ating Kingsout, mga katambay. Baras dito, napakalit, wala pang stock up sa laro, nag-connect ang Ejector dito sa core ng ating Team South. Tapos tinulak-tulak po, down. Ito pa isa, Shadow Kill, distributed damage, may kasama last and sanity! Pakong Agura will fall down, pero ito ang sakit, mga katambay, din ang damage dito ng ating Peel, pero Hayabusa ang mapipitas dyan, mga katambay. Middle lane naman, babasagin na rin dito, mga katambay. 3 members left para dumipensa. Another arrow dito, but this time around, 1-2-3. Ayala yung Lord! 4v3 situation, nagsaman Lord. What a stun! And Bear will fall down. Ikaw pa isa, Ejector dito. Saan ka punta, Sir Chief? Nako, isa na lang dedepensa. Wala bang asong kasama. And there we have it. Bad Fox Esports! Para sa game number 1. What a dominant game kami from ating Team Blue na Bad Fox, mga kaibigan. Bago sa ating pandinig at sa ating dila, mga kaibigan, at sa ating paningin, ito syempre ang ating Bad Fox. Kaabang-abang na naman to, lalo na sa ating mga masusugid na manonood, mga kaibigan. Nako, grabe, Yako, mukhang makakita yata tayo sa pinakita ng Bad Fox dito. Mukhang hindi malabo.